Eh, nagsisimula na silang nagsisimula na lang gamitin ng tama yung kainan nila, no? Ganyan talaga dapat yan, mga ka-farmer. Ganyan. Ay, yung iba kasi medyo siguro hindi pumunta ng seminar. Ganito talaga yan, mga ka-farmer. Kaya mayroong bakal dyan para hindi sila humiga, hindi nila tambayan. Ayan, mga ka-farmer, pinaglalaroan nila yung tubig. Bubbles sila. Yung mga gustong tumulad, gustong gayahin yung ganitong may swimming pool, eh,
ingat lang, ano? Kasi yung tubig, ang problema mo sa magiging problema mo pagka nagbababoy ka, lalo pag nagsimula mo sa vehicle, yung paglalambot ng pupo. So, mag-iingat ka sa tubig. Kailangan malinis yung tubig. Isa pa, pagka may swimming pool kang ganito, dapat yung totoong inuman nila, dapat hindi ka mawawala ng tubig doon. Kasi, kumbaga, iparating mo sa kanila na dyan sila dapat uminom. At hindi dito. Okay lang naman uminom dito sa simula kasi kabubuhos mo lang nung balde. Ayan. Eh, pangalawang magiging challenge mo eh yung lamok. Sa ganitong baboyan. Enjoy na enjoy sila yan pagka may tubig. Yun yung mga pangmalakas ang kumain. Voltage 5. Yan, medyo enjoy yung mga chikling natin. Medyo okay na yung ano nila, no? Siguro okay na yung laki nila. Hindi ko kasi mapansin kung lumalaki sila o hindi. Araw-araw kong nakikita. Ano nga 20, so 16 days nila sa akin, mga ka-farmer, ano? Kalahating doon na rin sila dito sa bahay nila. Saka first time nating mag-alaga ng mga ganitong chikiting, mga ka-farmer. Medyo nagpapakain din tayo ng baboy nung elementary high school. Pakain ng baboy, linis ng kulungan. Ganun lang, paligo. Iba pala yung feeling pagka sa'yo mismo yung inalagaan mong mga chikiting. Kasi minsan naglambot yung pupo eh, nagalala talaga ako. Eh dati-rati, wala. Pakainin mo lang, okay na. Buti pa sila. Sana all may swimming pool. Bugtong-bugtong, nakawetyo ayong.